Mga taga Quezon City, pakinggan niyo po ito. Nako, sa mga kapitbahay ko pala, doon sa amin ha, may ilan po mga bata ang nagpositibo sa dengue. Nako, totoong-totoo po ito ha. Alam niyo ho ba, 12 barangay sa Quezon City ang diniklara pong dengue hotspot? Ayon po sa Quezon City Health Office, meron pong 148 bagong kaso ng dengue sa lungsod matapos ang paghagupit ng habagat at bagyong Karina sa bansa. Ito na po yung ibinabala ko dati. No? Pagkatapos ng bagyo, ang bibilangin natin dengue at leptospirosis. Naganap na nga. Narito po ang mga barangay na kinilala, diniklara bilang mga hotspot sa dengue. Lourdes, San Isidro Labrador, Santa Teresita, Batasan Hills, Bagumbayan, Blue Ridge B, Libis, St. Ignatius, Baysa, Sangandaan, Talipapa, at Tandang Sora. Kasama kayo sa Tandang Sora kami dyan, ano ha? Hindi, pero ano sa amin eh, Barangay Kulyat pa po yun, ano ha? Karamihan sa mga kaso ay mga bata. Naku po, pagidan ng edad ng 1 hanggang 10. Sinabi ng Health Department na tumaas daw po ng 33% ang kaso ng dengue sa bansa ngayong taon kumpara sa parehong panahon noon pong 2023. Hindi pa matukoy kung habagat ba at bagyong Karina ang talagang nagdulot ng dengue outbreak. O ako po sa inyo, huwag yun ang pagtalunan niya, no? Huwag yun ang pagtalunan. Ayun hong pinamumugaran ng lamok ang pinagbulan talaga. Di ba? Sa kasalukuyan, nakikitang dahilan ng pagtaas ng kaso ng dengue ay ang El Nino kung saan maraming mga imbak ng tubig sa mga container.